Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Samahan niyo ako ngayon, pag-aralan natin ang purchase return. Napakadaming tanong. Sir, mababawasan ba yung aming purchases pag may purchase return? Ano epekto niya sa value added tax? Ano epekto niya sa income tax? Sasagutin natin yan, pero commercial, hindi commercial, kung hindi YouTube ID natin. Okay? So, sa mga nangangailangan ng tulong, eh, meron ho tayong mga pinagkakaloob na tulong. Isa ho ito, ha? Ang pagbubunyag. Parang narinig ko na yon. Yes, kailangan natin ngayong i-separate, magkaroon ng distinction yung financial accounting versus tax accounting at yung tax accounting versus managerial accounting. Isa ito sa mga mayroong factor, effect sa negosyo po ninyo. Wala hong nagsasara ng negosyo dahil na mali ho yung financial statement. Wala. Nagsasara yung negosyo because hindi kayo sumunod sa tax. Ang dami ngayong nag-a-apply ng tinatawag nating rehabilitation sa korte because of taxes. So, pag-aralan natin, sir. Tulungan nyo nga kami, sir, bossing ko. Ano ba ang epekto ng purchase return pagdating sa value added tax at saka pagdating sa income tax? Okay. Ipaliwanag natin ng maayos. Okay. So, ang value added tax natin, hindi value added tax, ang purchase return, kailan nangyayari? Ano ba ibig sabihin ng purchase return? Para maliwanag sa mga taong bayan. Ang purchase return ho, limbawa, pumili ho kayo sa tindahan, bumili kayo ng chewing gum, ang ibinigay sa iyo, itsurang chewing gum, pero hindi pala chewing gum. So, nagkaroon ho ng mistake. So, dahil nagkaroon ng mistake ho yung seller, pwede niyong isole yung ibinili ninyo, yung chewing gum, yung hindi chewing gum na binigay ho sa inyo. Ayan. Either nagkamali yung seller. So, ano epekto nun? So, pag sinoli nyo ho yung produktong binili nyo, isosoli din yung pera na binayad nyo. Nagkamali yung seller. Isa pa, nagkamali kayo ng bili. Ang inutos sa inyo, ballpen. Bumili ka ng ballpen. So, pagpunta mo dun sa bookstore, ang binili mo, lapis. O, di pagbalik mo, napagalitan ka ng magulang mo, napagalitan ka ng teacher mo. Hindi ballpen ang binili mo, lapis. So, sabi, isoli mo. So, nung sinoli mo, tinanong mo yung bookstore kung may ballpen, wala silang ballpen, puro lapis lang. Sinuli mo ngayon yung lapis, binilik sa'yo yung pera. Ang tawag doon, purchase return. Ang purchase return ay nangyayari lang doon sa taong bumili. Okay? Purchase return ang tawag doon. In-return nung bumili yung binili niya. Sa party ng sales, saka na natin yun i-discuss. Okay, para hindi humalito yung utak ninyo, ang pinag-uusapan ho natin ngayon, maliwanag ho sa ating topic, is purchase return. Ayan, pakita ko uli sa inyo yung pinag-uusapan natin, purchase return. Tayo yung buyer, tayo yung nagsole. So, ano yung rule sa pagsusole? Ang tanong sa akin is, mababawasan ba yung input tax ko kapag sinoli ko yung produkto na subject sa value added tax na binili ko sa isang value added tax payer? Ha? Kasi may input yun eh. Sinoli ko yung produkto. Mababawasan ba yung input ko sa quarter o sa month kung kailan ko binili yung produkto? So, ang sasagot sa atin dyan, mga ka-taxpayer kong mahal, yung batas. So, ito po yung batas. Na para hindi ho kayo mahirapan sa pag-a-analyze ng batas, kasi ang batas ho natin ginawa
Yung gusto ng mga senador at saka mga congressman, yung isang sentence nandun na lahat eh. Kaya ang gulo eh, 'di ba? Kung gagawa ho kayo ng batas, English na nga ho ito, mahirap pa eh, mahirap nang intindihin mga senador kong mahal, mga congressman kong mahal. Mahirap na intindihin eh, English eh. Okay? Gawin niyo namang simple. Okay, gawin niyo na lang simple sentence, hindi baling madami, sir. Ang objective kasi dito is maintindihan nyo yung batas na ginagawa nyo, number one. Number two, ma-implement ng maayos ng BIR. Kasi marami din namang hindi nakakaintindi sa BIR ng batas na ginagawa ng Senado at saka ng Kongreso. And number three, madaling maintindihan ng mga taong katulad kong bobo na walang alam. Ako ay bobo eh. Wala rin akong alam eh. So, kumare, simple sentence lang. Kasi simple-minded lang po si Emelino T. Maestro. Okay? So, ito po sinasabi. Kukunin niyo po yung revenue ang RRO ng sibin revenue regulations. Okay, regulations. Ayan. Sa BIR website po niyo makukuha 'yan. Pwede niyo i-download ho 'yan, RR16 2005. Okay, para ma-verify nyo rin kung tama ho yung sinasabi ni ka-taxpayer ang inyong tax specialista. Ito ho nakasulat. Basahin na lang ho natin yung kulay pula. Ang sabi dito, the amount of input taxes creditable during the month or quarter, maliwanag ho yan, during the month or quarter, ulitin natin, baguhin natin, during the month or quarter shall be reduced. Makikita niyan by other adjustments such as purchase return. Ang liwaliwanag. Such as, umabasahin natin. The amount of input taxes creditable during month or quarter shall be reduced by purchase return. Purchase. So, marireduce ng purchase return. Now, ano ang ebidensya? Siyempre, pag na-reduce ng purchase return yan, bababa yung input tax ninyo. Diba? Reduce eh. So, kung ang input tax ninyo, 100,000, meron kayong 10,000 purchase return na input tax, ang magiging purchase return nyo na lang is 90,000. Reduce po ang sinasabi. O, sample, actual input tax, 100,000. Okay? Purchase return input tax, ayun ho yung related, 10,000. So, creditable. Okay? Ang galing natin yan. Creditable input tax. So, malalabas niya 90. Ganyan po. Ganyan po ang mangyayari. So, ang i-re-report nyo, 90. Ito. Yan. So, therefore, liliit ho yung purchase ninyo, liliit din yung input ninyo. Yun ang sinasabi ng batas. Oh, maliwanag ho yan. So, ang susunod natin, sir, anong ebidensya ang kailangan ko para lumiit yung input tax ko kasi nag-return ako eh. Okay, marang problema. Sabi ho dito sa batas natin, ito ho yung mga ebidensya ang kailangan ninyo. Ayan, maliwanag na ho yan eh. Substantiation of input tax credit. Again, pag paano magbasa nito, yun na lang kulay pula. Input taxes must be substantiated and supported by for domestic purchase invoice, for purchase of real property, public instrument with VAT invoice, for public purchase of service is official receipt. Official receipt, VAT invoice, invoice. So, yung dalawang dokumento na hinihingi sa inyo. Invoice, official receipt. So, kailangan daw supportahan yung creditable input tax ng
invoice and official receipt. E may purchase return ka. Ano yung suporta mo? Eh, definitely, invoice and official receipt. Yun lang hinihingi. Kung positive pag ikaw ay bumili, edi negative kung isinoli mo return. Again, kung positive amount pag bumili ka, di ba? Creditable eh. Pag sinoli mo, return, negative. So, ibig ko lang sabihin, yung invoice nyo, nakasulat, negative. Kasi nag-return ka eh. Yung official receipt nyo, nakasulat, ay negative. Kasi na-return mo eh. Yun ho yung sinasabi ng batas natin. Wala na hong, aliwa-liwanag sir eh. Wala hong tinatawag na credit memo dyan. Wala, kasi managerial yan, walang debit memo. Okay? Hindi ho yan require, sir. Hindi require yan. Hindi ko maintindihan na accounting profession kung ano gano'ng tinuturo sa taong bayan na hindi naman nakasulat sa batas eh. So, yan ho yung epekto. Ano naman yung epekto? Kasi sinabi ko kanina rito na may epekto rin sa income tax. Yan, pinangako ko sa inyo yan eh. O, may epekto sa income tax. Of course, pag merong kang purchase return, liliit yung input tax mo. Pag may purchase return ka, liliit yung purchase mo. Anong ibig sabihin nun, mga bossing ko? Susulat ko para maintindihan natin ng maayos. So, kung halimbawa may binili ka purchase sa total, sa loob ng isang taon, 200,000, and ni-return mo yung 20,000. Return, isinoli mo eh, 20,000. Definitely, ang net purchases mo is magiging 180,000. Ibig sabihin, liliit yung iyong cost of sale. Okay? O liliit yung expense mo. Ano epekto niyan? Pag lumiit ang expense, ang tanong kasi epekto sa income tax. Pag lumiit yung expense mo, lalaki yung income mo. Pag lumaki yung income mo, lalaki yung income tax mo. Ganun yun. Okay? Pag lumiit yung input tax mo, bumaba. Tataas ngayon yung VAT payable mo. Oo, yung VAT due na tinatawag. So, pag lumaas yung VAT due mo, malaki babayaran mong VAT. Ayun yun. So, it will follow sa income tax. Pag lumiit yung pag nabawasan ang inyong purchases, tataas ang inyong taxable income. Pag tumaas yung taxable income, tataas yung income tax. Kaya malaki yung babayaran mong income tax. Ganun po yun. So, yan po yung lecture natin sa araw na to. At ito po ay kailangan lang ninyo, sasabihin ko na ngayon, paano ito pinapresent sa financial statement? I-present nyo ho yan sa financial statement nyo as note. Kailangan ho yan presented o disclosed. I-disclose nyo ho yan sa note to annual income tax return. Okay, meron ho yung note. Hindi ho yan pinoprovide ng BIR. Kayo ho ang gagawa. Okay? So, mga taxpayer kong mahal, ini-invite ko po kayong lahat. Okay? At kung meron ho kayong pagkakataon, invite din ho ninyo yung mga kasama ho ninyo, kaibigan, kaklase, at saka yung mga kamag-anak ho ninyo. Umatin ho kayo nitong lecture ko. Meron po tayong 6 issues. Ayan po, kung makikita nyo ho dyan, 6 ho yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tungkol ho sa correcting. Kailangan natin i-correct misa ng mga taga-BIR eh. Correcting deficiency. Ayan, deficiency income tax. Samahan po ninyo ako na i-discuss ko ho sa inyo ito at may konting professional fee or event fee na babayaran. Ito po ay para mapanatili ho natin yung pagle-lecture ko ho sa inyo on a regular basis because kailangan din ho natin magbayad ng internet fee, magbayad ho ng ilaw,
aircon, ayan, na mga fee yan, may mga bayad ho yan. So, isang tulong na rin ho ninyo para mapanatili kung mababa ho o libre ng mga ganitong klaseng seminar. At tumatanggap din po ako ng donation, makikita ho ninyo sa baba ng aking tax specialista YouTube channel, nandiyan dyan ho yung kung paano ho kayo magdo-donate at saan ho kayo magdo-donate. With that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. I can't conceal it.